Magandang araw po at welcome sa ating ESDA online program. So ang topic natin sa ngayon ay electrical tools. So marami pong uri yung ating mga electrical tools. Mayroon po tayong tinatawag na hand tools. Yan yung mga tools natin or mga gamit natin na kung saan ginagamitan natin ng puwersa ng kamay para po i-manipulate natin at magagamit natin sa pagbuo ng ating project or ng installation. Pangalawa po, mayroon din tayong tinatawag tools na power tools. So, yan po yung mga tools na kung saan ginagamitan ng kuryente. At kadalasan nito ay nabubuhat natin or portable. Mayroon din tayong pangatlong uri ng tools na ginagamit natin sa ating installation, ang tinatawag na machine tools. Ang machine tools naman, yun yung mga gamit ginagamitan din natin ng kuryente na kung saan naka-stable lang siya. Or ibig sabihin, naka-fix siya, mabigat at hindi natin kayang buhatin. Yan po ang tinatawag na machine tool. Mayroon din tayong tinatawag na hydraulic tools. Ito yung mga tools na ginagamitan natin ng fluid. Gaya mamaya, mari-discuss natin yung ating mga may hydraulic jack. Mayroon din tayong kasunod is pneumatic tools. Yun naman yung mga tools na kung saan ginagamitan natin ng compressed air para siya gagana. Then, mayroon din tayo measuring tools. Yun yung mga tools na kung saan ginagamit natin sa pagsukat. So, marami po siya mga uri ng measuring tools. Then, mayroon din tayo measuring instruments. Ano po ba yun? Yung mga measuring instruments, yun naman yung mga tools na kung saan doon natin sinusukat. O doon tayo kumukuha ng data sa ating electrical installation, gaya ng voltage, resistance, and so on. Then lastly, mayroon din tayong tinatawag sa electrical na drawing tools. Para saan naman yun? Yun yung mga tools na ginagamit natin kung gagawa tayo ng mga diagrams, gagawa tayo ng mga design, at saka electrical planning. So para po, hindi kayo malito, sisimulan natin. Isa-isahin natin yung mga nabanggit ko. Una, mayroon tayong tinatawag sa mga hand tools. Unahin natin yung hand tools. Ito yung tinatawag na fuse puller. So, ibig sabihin po, ang fuse puller, ito yung ginagamit natin para tanggalin ang fuse doon sa ating fuse box. So, kaya tinatawag siyang fuse puller. Sunod po, mayroon tayong C-clamp. So, halimbawa, mayroon kang ikakat na kahoy or kung anong materials, diba? At kailangan mo ng tagahawak. So, kailangan mo lang itong gamitan ng C-clamp. Ipatong mo lang yung materials doon sa table at ipitin sila gamit yung C-clamp. So, yun po ang silbi ng ating C-clamp. Mayroon din tayong tinatawag na multi-purpose pliers. So, ang multi-purpose pliers po, marami po siyang gamit kasi. So, ginagamit po ito siya para pang strip or pang balat. Ginagamit din natin siya pang grip or pang ipit. Pang crimp or pag sinabi natin crimp, ikakabit natin yung ating terminal lugs doon sa dulo ng binalatang wire. And of course, kasama sa gamit niya yung pag-cut or pagputol ng mga small sizes of wires at saka pins. Okay, so yan po. Tingnan na, panoorin natin yung video. So, yan po siya. Pwede siya pang gawin nating crimper. Yan, ang gamit niya. Sunod naman, of course, pag gagamitin natin siyang crimper, tandaan po natin mayroon siyang color coding. So, may sukat po yan kasi kung anong sizes ng wire yung kasya sa kanya. Pag sa wire stripper naman, so, hahanapin din natin yung tamang sukat niya. So, dapat po, pag ipitin natin, hindi napuputol yung kanyang strand. So, yun po yung ating multi-purpose pliers. Masyadong malaki, dudulas lang ang insulator. Dapat doon sa saktong sukat. Masyadong namang maliit, mapuputol ang kanyang mga conductor. So, yun po siya. Then, ito naman, pinapakita sa video kung paano i-cut yung pin. So, mayroon din po yan siyang sukat. Gaano kalaki yung pin? Yan. Kaya niyang puputulin kahit yung pako. Kasunod po, so, mayroon tayong
kasunod na tool. Ito po yung wire crimper naman. So, ito pong wire crimper na to, ginagamit natin kung ang terminal lag, yung tinutukoy natin terminal lag, ito. Ulot ng mga nalalaglag na screws sa mga tight spaces. So, ginagamit natin yung long nose pliers.
combination pliers kasi ginagamit siya itong edge na to, ginagamit siya for cutting. Dito naman is gripping and twisting. Ganon din dito sa kabilang side. Gripping and twisting. Next, mayroon din tayong portable grinder spanner. So, ito po yung spanner. Ito yung ating portable grinder. So, ang spanner, gagamitin natin yan siya pang pag tinatanggal natin yung ating grinding wheel. So, grinding disc man yan siya or cutting disc. So, panoorin natin yung video. Yan. Para po, ito kasi siya, pag ikutin natin, gamitan natin ng spanner, so, iikot yon yung grinding disc natin. Pero make it sure, bago mo gagawin yun, naka-unplug ha. So, para din siya iikot, kailangan nating i-press yung lock sa likuran. Tapos, pag i-press na, so, pwede na natin siyang gamitan ng spanner. Na naman yung lock, hindi siya iikot, then gagamitan ng spanner. Okay, next video is riveter or also known as riveting gun. So, ito, kung gaya sa mga project natin dati, di ba, gumagawa tayo ng dustpan. So, pag mga metal sheets kasi na pagsasamahin natin, i-combine natin, pagdikitin natin, so, ginagamitan natin ng riveter. So, ang bala po niya, ang tawag is blind rivet. So, panoorin natin yung video. So, bago mo malagay yung rivet, yung blind rivet, kailangan po i-drill natin yung material na pagsamahin natin. At, pipili din tayo ng ulo ng ating riveter para kasya yung ating blind rivet. Then, ang gagawin lang po natin, press lang tayo ng press ng handle hanggang sa maputol yung blind rivet. Kung napansin nyo, umuurong yung blind rivet at nag-expand yung dulo, kaya hindi siya natatanggal. Yan. That's next. Meron din tayong snap ring pliers. Ito po siya, yung mga snap ring kasi, ito yung nakalagay sa mga spindle para hindi makawala, hindi matatanggal. Di ba? So, kung sakasakaling kailangan nating tanggalin, ginagamitan po natin siya ng snap ring pliers. This allows you to remove the snap ring from the groove on the axle. With the snap ring off, you can now remove any part that is on the axle. Yan. Next is meron tayong automatic wire stripper. So, ang wire stripper naman, so sa pangalan niya, wire stripper, binabalatan niya yung ating wire. Automatic, ibig sabihin niyan, isang grip mo lang, matatanggal na yung dulo ng insulation. So, what I'll show here is this is a piece of 16 gauge black stranded wire. I can just drop this in the right 16 gauge. That it grabs the wire and then this black back piece grabs and then just with a very simple motion, boom, there's our wire. So, simple. So next, meron din tayong wire stripper na manual naman. So, paano naman to siya gagamitin? Of course, ito na siya. Ipitin mo yun siya doon sa ngipin, di ba? Para maputol yung insulation, then tsaka mo hilain sa labas. Next, ripsaw. So, ito naman, mayroon kasing iba't ibang uri na lagari. So, ito siya, kung napansin nyo, ang lagari na to, malalaki yung ngipin. Diba? So, yung cutting tooth niya, malalaki. Kasi po, sinasadya po yung malaki, kasi dyan siya nararapat o bagay siyang gagamitin pag nag-cut ka ng lumber or wood along. So, when we say along, kasabay sa kanyang grano. So, mahirap po pag maliit yung ngipin kasi matagal kang matapos niya. So, yung malalaking ngipin ang ginagamit niyan, ang tawag po noon, ripsaw.
Ang ibang uri naman, ang isang uri naman ng ating saw or wood saw is yung crosscut saw. So, ang crosscut saw naman, halimbawa, itong kahoy na rin to, gusto mong putulin naman siya across. Diba? So, across, kailangan po pino yung ngipin ng lagari na gagamitin natin para po hindi matutuklap yung grano ng ating kahoy. So, pino, across, crosscut. Mayroon din tayong tinatawag na hakso. Ang hakso naman po ay nakadesign siya para pangputol ng bakal at mga plastic. So, ito po siya ginagamit natin pag nagtatas tayo ng mga PVC pipes at saka yung ating mga metallic conduit. Another type of tool, yung keyhole saw. So, halimbawa, mag-cut ka sa plywood ng kwadrado. So, hindi mo makat yan gamit ng lagari na to. So, ang gagawin mo lang, doon sa ikakat mo na kwadrado, magbutas ka lang ng maliit na butas. Gamit yung drill bit. Then, pag mayroon ng maliit na butas, pwede mo nang ipasok na parang susi. Kaya tinatawag po siyang keyhole. So, para siyang susi, ipapasok mo doon sa maliit na butas at dyan ka na magsisimulang mag-cut ng kahoy. Next is PVC pipe cutter. So, ano? Ang PVC pipe cutter ay ginagamit natin sa pagputol ng mga PVC. Tandaan po. Three-jaw chuck, gears with teeth, a knob to turn, a handle.
pako, yung claw. Yung claw naman niya yung ginagamit natin. Kung ordinary screwdriver, kailangan mong tanggalin muna yung gulong. Yung pantanggal ng mga bearing or kung ano-ano man,
Pero kadalasan talaga niya is mga bearing doon sa shafting ng ating mga electric motors and so on. Minsan, kailangan natin gumamit ng langis o yung mga rust remover para po mas mapabilis pa ang ating motor. Okay. Next po. Mayroon din tayong labeling machine na manual. So, manual labeling machine, so ginagamit natin to siya para mag-print ng mga label na ikakabit natin sa mga terminal. Diba? So, paglagyan natin ng marka yung mga terminals. So, yan po yung kanyang sticker. Then, dito tayo mag-type. So, para yan siya, may pang-cutting. Then, pipiliin lang po natin yung letter na gusto nating i-print. Meron siyang mga letter, meron siyang number, at meron siyang mangilan-ngilan na karakter na kadalas ang ginagamit natin sa ating mga label. Tapos na, pwede na i-cut at tanggalin yung sticker. Balat ng sticker. Pwede na siya idikit. So, naka-emboss lang po ang kanyang print. Next. Steel brush. So, steel brush po, ito po, yung malaki na to, ito yung ginagamit natin panglinis ng mga file. So, kailangan po, pag maglinis tayo, kailangan hello sa kanyang regardless of what you do, though, you'll find that metal will still get stuck in the teeth of the file, unfortunately. So, this is where a file card comes in handy. A file card is basically an odd name for a wire brush with very short teeth. And you use this, pushing in the same direction as the cuts that make the teeth, to clean out the teeth on the file. This will help you remove any metal that's pinned in there, and if you... Next naman is yung tinatawag nating file, or bastard file, or also known as standard or rust file. So, ito po siya. Marami po siyang uri ng shapes. So, meron tayong tinatawag flat file, square file, meron din tayong round file, or circular file, meron din tayong triangular file at saka meron tayong half round. Sunod po, meron din tayong pipe threader. So, pag gagawa po tayo ng thread, traha. So, kailangan na po natin ng pipe threader. Para po, ang tubo natin, pwede nating pagdugtong-dugtongin or pwede nating ikakabit sa kanyang adapter. So, yun yung direction niya. Pag-clockwise, ibig sabihin, gumagawa siya ng thread. At pag naka-counterclockwise naman, ibig sabihin yan, i-release natin. Nagkakaroon na siya ng thread. Sa
Sunod naman, pagkatapos po magkakaroon ng thread, kailangan natin gamitan ng pipe primer. So, ang pipe primer naman po, ito yon, siya yung tagalinis. Ito siya, ginagamit natin na linisin. Ito yung ginagamit natin para linisin yung inside rim ng ating conduit. Napakahalaga po to, natanggalan natin ang mga bars para po hindi masusugatan yung mga wires na ipapasok natin dito. Out of that pipe to remove those burrs. One. So we reposition the camera to get a better view. We'll now grab our reamer. We put it into the hole. Put your hand on the reamer. Once again, putting pressure inward. And by turning it, you can start reaming the pipe. And you'll see little filings. And once that's done, that's your reaming part. Next, mayroon din tayong tinatawag na pipe wrench. So ito po siya, Yabby tubo, pipe wrench, ginagamit natin para luwagan or higpitan or i-grip natin yung ating mga tubo. Sunod po, mayroon tayong pipe cutter. So, itong tubo na to, instead na gagamit tayo ng hacksaw, which is tawag siyang box kasi naka-enclose po yung ulo ng ating nut o yung
kaya din gagawin ng ating tinatawag na jigsaw. So, kaya nating mag-cut all cuts on framing lumber. The regular cuts are very common and may be one of the biggest uses of this saw. Great for cutting curves, and with a thin scrolling blade, you're able to make some really tight curves. Lastly, cuts in the middle of the material, things like circles, squares, or any other shape that you need. Now to do this, you need help from a drill bit. You simply drill a hole, insert the blade, and make your cut. For anything other than circles, sometimes multiple holes makes the job much easier. And if you need to, the jigsaw is great at nibbling away material. I do this all the time. All cuts on. Next, mayroon din tayong portable drill. So, ang portable drill naman, electric portable drill, marami po siyang gamit. So, kapagita natin ano-ano yung mga gamit. Next, another portable tool is yung ating portable grinder. Itong portable grinder na to, medyo kailangan nating maingat sa paggamit. Mayroon dapat tayong mga suot na mga PPE, which is later on, i-discuss natin. Ano ba yung PPE? Next, mayroon din tayong cordless. Cordless screwdriver. Yan po. Cordless siya kasi i-charge mo lang, tanggalin mo sa pagkasaksak, then kahit saan, pwede mo siyang bitbitin. So, advantage to siya pag may ginagawa ka sa taas na bahagi ng building na kung saan malayo sa saksakan. So, cordless.
soldering stand or soldering iron stand para po makaiwas na mapasa tayo or masunog. So, of course, mayroon tayong soldering lead na ginagamit. At minsan pa, kailangan din natin gumamit ng soldering paste. So, ganyan po. Next, kailangan din sa isang electrician na matuto or marunong gumamit ng jackhammer. So, ang jackhammer po, ginagamit natin para titibagin yung mga semento na kung saan pagdadaanan ng ating tubo. So, ang ating jackhammer, mayroon po siyang naka-electric or ginagamitan ng kuryente para po siya gagana. Next power tool is electric nail gun or yung tinatawag nating gun tacker. So, yung nail gun na yan, ginagamit natin kung may ikakabit tayong mga poster or di kaya mga installation na maninipis. Next po, proceed tayo sa ating pneumatic tools. So, sa pneumatic tools, pinakauna nito is pneumatic jackhammer. So, ibig sabihin po, yung jackhammer natin, kung kanina ginagamitan ng electricity, ngayon po, ang jackhammer natin ay ginagamitan ng compressed air. Next po, pneumatic nail gun or staple gun. Kung kanina mayroon tayong ginagamitan ng electricity, ngayon naman mayroon din tayong nail gun na ginagamitan ng... hydraulic tools. So, sa hydraulic tools, of course, ang ginagamit natin is mga fluid at ang fluid na yan nakakontain dito sa ating jack o yung tinatawag nating hydraulic jack. So, mayroon tayong hydraulic pipe bender. Pipe bender na yan, ginagamit natin para sa mga matitigas at malalaking tubo, makakapal na mahirap na i-bend manually. So, kailangan lang natin gumamit ng tamang die or shoe. Depende sa diameter ng conduit na gagamitin natin or i-bend natin. And kailangan din natin i-adjust yung mga roller, itong dalawa sa gilid, para sa kanyang angle na makukuha. Meron din tayong hydraulic tool, yung ating hydraulic pipe bender na nakahiga naman siya. Okay, so tingnan natin, ganyan yung kanyang kalalabasan. Next, meron tayong machine tool naman. So ito yung bench vise. So ang bench vise naman po, ito yung pag
kakabitan natin ng mga materials pag mayroon tayong binubutasan or di kaya binibend or ini-inscribe. So, ayan po siya. Yung ating bench vise. So, use for clamping flat surfaces ng mga materials. So, gaya ng sa video. Meron din tayong pipe vise. So, ito naman, gaya sa bench vise, pang-clamp din siya. Pero, naka-design siya para sa mga tubo. Meron tayong drill press machine. So, ginagamit natin to siya pag meron tayong kailangang butasan at pag di na kaya ng ating portable drill, ito naman yung ginagamit natin.
frequency or cycle per second ng ating electricity. Digital multimeter. So ang analog multimeter naman may capability siya magsukat ng dito kaya niya magsukat ng kapasitor, kaya na magsukat ng voltage ng AC, kaya niya magsukat ng voltage ng DC, kaya niya magsukat ng amperahe at kaya niya magsukat ng resistance. So now the measuring instrument natin ay tinatawag na thermometer. Ito yung ginagamit natin para makuha natin yung temperature ng ating system. Say for example, temperature ng wire, temperature ng ating circuit protective device. So yun po ang ating ginagamit. So sinasadya po siya naka-infrared para hindi na po natin kailangang lapitan at ma-expose tayo sa electrocution. Next, growler. Ang growler naman po, ito yung lumang pamamaraan para i-check natin yung armature kung grounded ba siya or functional pa. Measuring instrument natin na earth resistance tester. So, ito po siya ang measuring instrument na kung saan ginagamit para ma-test natin or ma-check natin ang insulation ng wire kung sapat ba siya makabigay ng protection or kailangan ng palitan kasi bitak-bitak na. Pwede rin natin siyang gamitin panukat ng resistance ng ating motor to determine kung grounded na ba siya or okay pa. Next po, mayroon tayong tinatawag na light meter. Ang light meter natin, mayroon siyang unit na lux. So, or lumens. So, ito po siya, sinusukat natin ang liwanag ng isang room. Bakit ba mahalaga to? Ang liwanag ng isang room kasi ay kailangan nating malaman para po malaman natin kung standard na ba ang paglalagay natin ng ilaw, yung ating illumination, or kung kailangan pa nating dagdagan ng ilaw. Kada room po, kada working area, mayroon tayong standard na liwanag. Hindi siya glaring at hindi naman siya madilim. Sunod po is yung ating analog kilowatt hour meter. So ito po yung kilowatt hour meter ang ginagamit para masukat yung electric energy consumption ng ating service.
bago ito papasok sa ating main circuit breaker. Sunod po is tachometer. Ang tachometer naman po ay ginagamit natin para malaman yung revolution per minute ng ating electric motor. Sunod po is test light. So ito po yung pinaka lumang paraan para paano natin malaman kung ang linya na yon is live or walang kuryente. Then phase sequence tester. Ito po yung tester na kung saan ginagamit natin or para ma-determine ang rotation ng motor. Most especially sa mga 3-phase na mga linya. So, meron siyang para sa line 1, line 2, and line 3. Next, we have drawing instruments. So, of course, nandyan yung ating set of triangles para po sa pag-layout, pag-draw ng mga lines na naka 90 degrees, naka 45 degrees, 30 degrees, at saka 60 degrees. Or pag gumagamit tayo or nag-drawing tayo ng mga isometric drawings. Sunod po is yung technical pen pag mag-drawing tayo ng ating plano doon sa tracing paper. T-square. So ito po, pag gumagamit tayo ng drawing table. So ginagamit natin siya, slide sa edge para po magkakaroon tayo ng linya na 180 degrees or di kaya 90 degrees. That's the end of our slide and thank you very much for watching.